Hey guys, ito next video natin ngayon is isi-share ko sa inyo yung latest version ng Game Turbo. Kasi yung Game Turbo ngayon guys, meron na siyang version 6. Kaya kung hindi pa updated yung Game Turbo mo guys, ito na yung chance mo para ma-update. So sisimulan na agad natin guys, pero kung bago ka mula sa channel natin at kung gusto mo ng magandang videos, is i-hit mo na yung subscribe button pati notification bell para ma-updated ka sa mga susunod pa natin videos. So na guys, sisimulan natin. Para ma-update yung Game Turbo mo guys, check mo lang yung pinned comment natin dyan dahil dyan ko nalagay yung application na gagamitin natin. So ito yon, yung security version, basta yan. Kapag meron ka na yan, check mo na lang yung pinned comment natin. Ang gagawin mo lang, stop mo lang yan, tapos install. So install mo lang yan, tapos install ulit. So hintayin muna natin siyang mag-install. Pagkatapos nyo ma-install guys, pinutin nyo lang yung done. Tapos pwede na natin i-check yung Game Turbo natin. Para i-check yung Game Turbo guys, punta ka lang ng settings. Tapos hanapin mo dito yung special features. So nandito yung Game Turbo. Kung wala dyan, kung hindi mo makita yung Game Turbo guys, pwede mo naman i-search dito. Search natin yung Game Turbo. So lalabas pa rin naman yan dyan. So pindutin mo itong Game Turbo para mag-open siya. So ito na yung bagong Game Turbo guys. Yung sa option niya guys, ito pindutin nyo lang yung option para makita nyo yung mga option niya. So nandito naman yan. Ang gagawin nyo lang guys, ang kailangan na naka-turn on, yung hindi nyo dapat na makalimutan na i-turn on, itong in-game shortcut. Kasi yan yung kinakailangan na feature kapag in-game tayo. Yan yung sinaswipe natin sa gilid yun dito para ma-access natin yung Game Turbo. So ayun, ito yung mga settings nya guys, tapos dito sa performance. So ganun pa rin, ito yung performance mode. Basahin nyo lang guys yung mga nakasulat dyan na feature. So yun pa rin naman kasi yung iba hindi naman napalitan. Game D&D. So ito. Tapos yung additional settings. Kung halimbawa ayusin natin sa Mobile Legends, pindutin na natin Mobile Legends. Tapos yung touch responsive, itataas natin yan. Pati itong sensitivity, itataas din natin yan. Tapos itong nasa baba, so wala na siyang pwedeng baguhin. So back na natin. Try natin mag-open ng ML para makita natin yung dinagdag sa in-game shortcut. So wait lang guys. Yan, start tayo. So ito na guys, swipe lang natin ito sa gilid para makita natin yung mga nadagdag. So floating windows, ito yung floating windows guys. So ito na yung bago niyang itsura. Kapag mabuboost kayo guys, so excel naman na natin to. Wait lang. Ayan. Kapag mag-boost tayo guys, pindutin lang natin to. Automatic siya na bahala mag-boost ng cellphone nyo. Tapos dito sa baba, ito yung, tapos ito yung voice changer guys oh. So yung voice changer. Yung in-game ka na kapag change ng voice, yung kapag nag-open mic kayo, iba yung boses nyo. So ito yung mamimili ka na dyan ng tunog. Back mo lang yan. Timer. Tapos nandito yung iba na settings, yung record. Settings at yung mga ano pa. Nandito na lahat. Sama-sama na yan. Tapos ito yung pre-app storage. Tsaka yung ano, yung clear memory. So, kompleto naman na yan, guys. Kapag ka nandito kayo sa balance mode yung kapag kulay blue, naka-balance mode lang kayo. Pero kung gusto nyo yung performance, pag naka-performance mode, guys, mas mataas nga lang yung consume ng battery yan, pero mas smooth yung gameplay nyo. Ganun lang kadali mag-update ng Game Turbo from any version guys hanggang papunta ng version 6.0. Sana guys, salamat sa mga support sa channel natin at sana nagustuhan nyo yung video natin ngayon. At kung nag-enjoy nga kayo, i-hit nyo na subscribe button pati notification bell. Sobrang appreciate yun guys. Maraming salamat sa inyo. Sana patuloy pa rin kasi support sa channel natin dahil dito ko natapos yung video. Thanks for watching.